ang gewang at halos matutumba na rin siya. Pero kahit hingal kabayo na, determinado siyang maararo ang 2 hektaryang bukiring ito. Katuwang ang kanyang kabayo na si Rabanos. Siya si Raymond, 10 taong gulang lang. Gawa ko pong mag-araro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Napagpagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Para kanino niya ba tinitiis ang lahat ng paghihirap na ito? Dito sa Sultan Kudarat, Lolo Rudy. Umaga pa lang, inihahanda na ni Raymar ang alaga ng kabayo si Rabanos. Pinapaliguan niya ito. At pinapakain. Si Rabanos, ang katuwang niya para meron silang maipambili ng sardinas at gamot. Kapag wala pong silang po ang amoy ng ulam. Dandaan lang! Susulatan ka na naman mamaya! Maya-maya na! Umakyat na ang maglolo at si Rabanos sa bundok! Bilisan! Noong una, inihila lang ni Raymar ang kanyang kabayo. Bilis! Bilis! Pero pagdating sa matarik at makitid na bahagi ng bundok. Masakay lang ko, ma'am, dahil madali lang magbira, ma'am. Padelikado ng padelikado ang daan. Muntik pang ang madulas ang kabayo. Alas 9 na ng umaga nung narating nila ang bukirin. Si Raymar nagsimula ng mag-araro. Mas mapapadali raw ang kanyang gawain kung siya'y magyayapak. Sablang good, ma'am, dahil damay po. Pero kaya kung kugid kayo, ma'am, para sa akong pamilya. Kasi batang-bata pa po eh. Yung mga ibang bata, laro lang po ang kanilang iniisip. Tinuturuan na po ako ng aking tatay na sumakay at mag-control sa kanya. At pag 6 ko po, sumasakay niya ko sa kanya. Nanonood na ako ng tatay na paano mag-araro. Pag 7 ko po, sinusubok-subukan ko na. May mga pagkakataong humihinto siya dahil natatanggal ang araro sa katawan ni Rabanos. Pangamba namin, ang mga bata ay ayon tumutulong na naman sa mga magulang at tumutulong sa pag-augment ng income ng pamilya. Samantala, si Lolo Rudy naman ang nag-aani ng mga gulay. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga sila at pinagsaluhan ang talbos ng kamote. Makalipas ang ilang minuto, balik uli sila sa trabaho. Laki pa ito, ma'am, dati. Sa damo ko na
Matalim po, ma'am. Ito pa po. Sakit ng ulo. Ma'am, sa pag sa babaw, nasugatan ng mais. Pupunggong ko lang, ma'am. Ilang sakit. Lagang ko ubos. At lakat ko hospital, ma'am. Titiisin ko po. Kahit maliit ako. Kada kilo ng labanos, kumikita sila ng 10 piso. Wala na po kaming chance magyaman sa mundo dahil ang amin lang po sa isang araw makakain ng katatlo po, ma'am. Kay Bugbog, ma'am, kung ay kakwarta, di mo magi kapag bakal. Isa pa sa pinangangambahan nila, si Rabanos, matanda na, 24 anyos. Kaya unti-unti na rin nanghihina. Nawa na po ako sa kanya dahil araw-araw po yan, may trabaho. Kinakarga po ang radyo sa kanya at murag-bunag. Nagnat siya, ma'am, ilang buwan pa po bago siya naararo. Pirming istorya sa iya kag mag-maayon siya na dili na siya magkasakit dahil wala na kaming pera. Lumaki si Raymark sa poder ng kanyang lolo't lola. Malabo na rin ang paningin ko. Mahirap po eh. Walang bili ng gamot. Kadalawan ako na atake, sir. Tatlo na taong gulang pa lang daw si Raymark nung ito'y iwan ang kanyang ina. Merong asawa na po. May mga anak na sa pan, ibang lalaki. Hindi ko na balaan na gaarado ang bata ko sa ila. Balaan na sa bata ko, ma'am. Wala ko sa naging napabayaan. Mga ikaw, pabalo kong naginan ko sa mga bata ko. Nga, wala ko sila na upo. Di pila kaya mga bagay lang, ha. Ilan na intindihan na agihan ko sa ilang patay. Kaya ang mas nakakasama ni Raymark noon, ang kanyang ama. Napakasarap ko na lumaki ka na may tatay. Kain po kami sa daon po ng saging. Nagkaroon ng warrant of arrest ang ama ni Raymark dahil sa illegal possession of firearms. Para to sa lipinsa sa mga panay, unggoy liya, baboy niya lang. O to sa nga, nagpalit niya, okay, yung atong karaan ng mga busil, pro, may bala. Walang ganito kabuto. Hindi po namin alam kung saan sinagpunta. Simula noon, hindi na nakita ni Raymark ang kanyang ama. Nagawa ko po maglaro dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Gusto na, ma'am, dahil napapagod na po ako mag-araro dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Tay, sana matapos na yung kaso mo, tay. Masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila nung swerte nila dahil may nanay sila tatay. Tapos ininsulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakaswerte na po ako sa mundo. Dahil hindi ko po sinasalita ang aking nanay at tatay ng masakit. Sa kabila nito, pipilitin daw ni Raymark na maging matapang. Kung gusto pagdako, ma'am, ma-army po, ma'am, dahil pagtatanggol ko po ang mamamayan po sa bansa, walang mag-aabuso sa aking tatay at walang mag-aabuso sa ibang tao na mga terorista po, ma'am. We'll be right back.
sinilo ang government unit, nagpaabot po ng 10,000 piso sa kay Reynard. Makatulong sa kanya na makapag-upisa sila ng kanilang pamumuhay, katulong sa kanyang pag-aaral, kasama niya kapatid niya. Sana pagpalain pa kayong ng Diyos, ma'am, na marami pa kayong tulungan na mga may at namin. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng mga organic fertilizer, assorted fruit trees at vegetable seeds para maiwasan na raw ang araw-araw na pag-araro ni na Raymark at Lolo Rudy. Nagbigay sila ng mga native na manok, kambing at baboy para ang mga ito na lang ang kanilang paramihin at pagkakitaan. Sa inyo lahat, salamat sa aming dahil nanghihina na ang katawan ni Lolo Rudy at ni Lola Nerissa, ipinakonsulta na rin sila ng aming programa sa doktor. Binigyan sila ng mga gamot. Siyempre, pati si Rabanos, ipinacheck up na rin sa veterinaryo. At binigyan din ito ng vitamins. Para po babalik po yung kanyang dating sigla at lakas. May katandaan na yung inyong kabayo, wag na yung sobrang bigat. Naghandog din ang aming programa ng kaunting financial assistance. Inendorso na rin ang aming programa ang pamilya ni na Raymark sa DSWD. Part sila ng corpus beneficiary. Mayroon silang mga financial na tulong para masustain yung kanilang educational assistance at saka sa health ng mga bata. Isang dahilan na si Banda nag-focus sa school niya kasi mayroon ng sustain na ibigay ang government sa kanila. Maraming mga batang Pilipino, sub-sub na sa trabaho. Ang kanilang kamusmusan na uubos sa maagang pagbabanat ng buto. Hanggang kailan nila kailangang maghihingal kabayo? Hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko.